Junel, mga idol. Tatlumpu't tatlong taong gulang. Isa pa kong konduktor sa bus. Hindi ko na lang po sasabihin na ang rota ay Novaliches Alabang. Napakinggan ko po one time ang inyong programang Mga Gapnod sa Buhay. Kaya po nahikayat po akong sumulat. Naway, mabigyan ko rin ng kalinawan ang ating mga idol. Ako po'y nakatira dito sa may Valenzuela. May kinakasama po ako si Delia. Pasahero ko po siya dati sa bus. O sa bus. Napansin ko po siya dahil sa ang kanyang ganda. Kaya po ako'y nabighani. Maputi po siya at blondy ang kanyang buhok. Nagkapalitan kami ng numero sa cellphone. At doon na po nag-chat-chat sa Facebook. At pagkalipas po ng isang linggo, ay naging kami agad. At nagdesisyon kaming magsama na sa iisang bubong. At umana po ako ng boarding house dito sa may Malabon. At dito ko na po simulan ang mga gapnod ng aking buhay. Mahal. Tamang-tama ang dating mo. Kakatapos ko lang magluto. Anong niluto mo, Delia? Sinigang sa bayabas na manok. Talaga? Naku! Paboritong-paborito ko yan. Talaga? Oo naman, lalo na pagod na pagod ako. Alam mo naman, rush hour, daming tao ngayon sa bus. Nga pala. Halika na. Itong babali muna ako sa'yo. Ito nga pala yung sweldo ko, Delia. Ito naman. Sige, akin na. Salamat ha. Alam mo bang nagtipid talaga ako yung pagkain ko saktong-sakto lang para mas malaki yung maibigay ko sa'yo. Alam mo, babawi ako sa'yo. Pagsisilbihan kita at syempre, ipagluluto kita ng masarap palagi. Ang sarap naman magkaroon ng girlfriend na ganito. Mas masarap magkaroon ng boyfriend na katulad mo. Hindi katulad ng ex ko na si Rodel. Yung ex mo na naman. Nako, huwag mo nang banggitin yan. Nalulungkot ka na. Pag nakita ko talaga yun, sasapakin ko talaga yung Rodel na yun. Ano ka ba, Junel? Masaya lang ako kasi sa wakas nakahanap ako ng lalaki na katulad mo. Tara na. Tikman mo yung niluto ko. Yung niluto lang? Muna. Yung niluto na muna. Sige, ito na. Ang init! Ang pag-ibig ay sadyang kanya. Tiwala sa isa't isa'y kailangan. Dati mong pag-ibig wala akong pakialam. Basta't mahal kita kailan pa man. Huwag kang mag-isip ng ano pa man. Ano ba, Junel? Ano ba? Ba't ba yung plato yung hinuhugasan mo? Di ba pwedeng ako naman yung hugasan mo? Tapusin ko na muna to. Mamaya na yan. Ano ba? Para wala nang... Delia.
Ano pa? Hindi na ako makapaghantay. Junel, maghuhugas muna ako. Ay, hugasan na lang kita. Ano ba? Ano ba? Teka lang. Wag mo nang pulutin yan. Halika na. Bakit? Halika na. Ano ba? Teka lang, Junel. Ano ba? Junel, dahan-dahan lang. Di na ako makapag-antay, Delia. Mamaya na yan. Halika na, halika na. Sarap. Ano yun, Delia? Naalam mo pa ba dati yung binabanggit ko sa'yo na pangarap kong maging pulis? Oo naman, kasi katuparan ng pangarap mo, pangarap ko na rin. Bakit mo pala nabanggit, Delia? Eh kasi may opening ulit ngayon, magsisimula ulit ng training. Gusto ko sana, kaso lang kasi... Laki daw kasi yung gagastusin para doon ni... Ay, Inlay, alam mo, mahal. Muna na rin yung pera. Ano, may maipon pa naman. Ako sa mga kanan. Ay, dalawa naman yung mga sandito. Pero naman magtutulong ba? So, ako tulungan para maging pulis. Basta ikaw, mahal. Lahat gagawin ko para sa'yo. Malaki ka. Bakit si Rodel Pell? Pasensya ka na. Junel pala. Ibang-iba ka kay Rodel. Yun ang ibig kong sabihin. Salamat. Mamahalin kita ng lubos at walang hanggan, Delia. Ano nangyayari sa'yo, mahal? Mahal, ano ba? Naginip ka ba ng masama? O ka mag-alala, nandito ako. Tama na. Panaginipan ko na naman sa hotel. Alam mo, ito ko talagang maging blessing. Kasi gusto ko na naman Mahal, huwag kang mag-alala. Nandito ako para sa'yo. Handa akong paglaban ka kahit kanino. Tama na, huwag ka na matakot. Huwag ka na umiyak. Andito lang ako para sa'yo. Tama, Junel. Salamat. Banggit mo. Lalo ko pong minahal si Delia, mga idol, habang tumatagal ang aming pagsasama.
Nangako po ako sa sarili ko na hinding-hindi ko po gagawin kay Delia ang ginawa ng kanyang ex sa kanya na si Rodel. Napakaganda at napakabuti po ni Delia para saktan. Ang dapat po sa kanya ay inaalagaan ng cellphone dahil alam ko importante ang aming komunikasyon. Ngunit kulang pa rin dahil nga sa laki ng kakailanganin. Kailangan kong isang la ang lupa namin sa Bulacan. Ano yun? Isang lako na nga tong lupa kay kakailanganin ng anak ko. Ay, nako. Yan kayo. Kilala niyo lang ako kapag may kailangan kayo. Ha? Ano ka ba? Kaya nga kailangan ka namin. Kaya kilala ka namin. Kasi kailangan ka namin, diba? O magkano ba gusto nyo? Hindi ka naman kagwapuhan, pero kinaibigan ka namin. Ay, ayoko niyang kunin yung lupa. Sige na, amoy lupa ka na. Ano? Alam ko malaki lupain mo. Kakailanganin mo rin yung lupa namin. Sige na, kahit 30 mil na lang, isang la namin. Kailangan ng anak ko. 30 mil? Oo, pag naka-abroad na yun si Junel, ako, bibilhin ka at ililibing ka sa lupa na yan. Ano ka mo? Sinasabi ko, papawiin agad namin yung lupa na yan at talagdagan pa namin yung 30 mil mo. Siguraduhin nyo ah. Ayoko ng mga taong hindi marunong tumupad. Ay, meron akong dalang ano. Ano yan? Meron akong dalang witness. Ayan o, sa likod si Mang Canor. Ayan si Mang Canor. Kasama niya apo niya si Pidodido. Diba? O sige niya. O sige niya. Ay, salamat. Kukunin ko na yung lupa, basta magbabayad kayo. Magbabayad kayo? Sasaklangan namin eh. Ikaw magbabayad sa amin. Ay, baliktad ba? O, ganun pala eh. O, sige. Kung anong gusto nyo, yun na yun. Baliktad naman. Palibasa yung utak mo, nandiyan sa baba mo eh. Ano? Sinasabi ko, ang pogi-pogi nyo dahil sa baba nyo. O, sige na. Nambobola ka pa. Dali, may lakad pa ako eh. Salamat talaga. Nay. Oh, nasangla ko na yung lupa. E, paano yan? Paano tubusin yan? Huwag po kayong mag-alala, Nay. Diba, nabanggit ko naman sa inyo, pupunta ako ng ibang bansa para mabayaran agad natin yun kay Mr. Bobby. Ayusin mo. Opo, Nay. Pasensya ka na, Nay, ha. Talagang medyo gipit ako eh. Kinakailangan kong isang layong lupa natin. Hindi ka ba nang utang doon kay Erickson? Hindi ka nang utang doon. Ay, hindi po. Kasi hindi naman ako papuutangin nun eh. Asan ka ba mag-abroad, anak? Doon po sa Dubai, Nay. Sa Dubai, Nay? Sa Dubai? Opo. Kala ko anong bansa yan? Opo, Nay. Dalawang taon, kahit isang taon lang, kaya kong trabahuhin niya, Nay. Sandali, anak. Ba't parang pumayat ka yata? Kumakain ka ba doon sa Manila? Oo naman, Nay. Alam mo naman ang buhay ng konduktor, mahirap. Parang pang-araw-araw lang. Pero huwag kayong mag-alala, Nay. Naaalagaan ko naman yung sarili ko eh. Saka, nandyan naman si Delia eh. Tinutulungan naman ako. Sino yan? Si Delia, na yung girlfriend ko. Hindi ko kilala yan. Di mo pa pinapakilala sa akin. Di, kasi busy, Nay. Papatinala mo dito. Opo, Nay. Patingin ang picture. Ito, Nay. Oh. Tignan mo. Diba, ang ganda kamukha mo, Nay. Oh my God, anak! Diba, kamukha mo, Nay? Anak, ginayuma mo ba yan? Ba't ang ganda? Maputi. Ang puti. Tignan mo yung buhok, Nay. Anak, imposible. Imposible talaga. Sinagot ka talaga niyan? Siyempre, Nay. Ha? Oo naman, Nay. Pasok ka dito. Dali. Sinagot ka dito. Oo, Nay. Naku, nung nag...
Uy, dati, anak, huwag mo lukuhin yan, ha? Ano, mahal na mahal ko yan, ay. Nakachamba ka na dyan. Hindi ako lulukuhin yan ni Delia. Mahal na mahal ako niya ni Delia. Ayaw niya na dun sa ex niya. Kapaloko ka pa naman. Hindi, Nay. Ang kabataan mo, marami kang nilulokong babae. Ay, hindi, Nay. Nagbago na ako, Nay. O, kaya nga, huwag mo lukuhin yan. Opo, Nay. Mahal ko kasi talaga si Delia, pare. Alam mo, hindi naman ako tutol, pare, kung mahal mo yung babae. Oo. Eh, ang tanong, mahal ka ba niya? Oo naman. Pare, ang ganda niyan, pare. Imposible. Bakit? Eh, nadaan ko naman sa konting pa-cute, konting patawa, sa konting pabango. Alam mo, pare, yung pabango mo hindi pa original. Habang tumatagal, nangangasim. Ayun lang yung nakakayanan ko, pero pare, sabi nga nila, pati nanay ko, pare, sabi ang swerte ko doon kay Delia. Eh, talagang maswerte ka. Ang problema, mahal ka ba niya talaga? Oo naman, pare, sigurado ako. Hindi ako lulukuhin nun, pare. Ah, buti naman. Basta, sinasabi ko sa'yo, pag ganyan mga maganda, ingat ka dyan. Ako, minsan akong nadali ng maganda, pare. Paano, puro magaganda kasi nililigaw mo, pare. Siyempre, hindi ko namimili ng pangit, pare. Pangit na tayo. Pipili pa tayo ng pangit. O, pare. Tara, biyahin na tayo, pare. Sige, magtawag ka na ng pasahero dyan. Bow! Bow! Ginawa yun. Eh, kasi para makapagpulis ka na, mahal. Ito, sinangla na namin ni nanay yung lupa. Ito, 30 mil. Ano ka ba? Investment mo yung lupa na yun, di ba? Investment din naman kita eh. Delia, mas gusto ko yung matupad yung pangarap mo kaysa sa mga pangarap ko. Sige na, natanggapin mo ito. Salamat talaga, Junel. Ibang-iba ka talaga sa ex ko na si Rodel. Oh, siyempre. Salamat talaga. Mahal na mahal talaga kita, Delia. Lahat gagawin ko para sa'yo. Salamat talaga. Nga pala, di ba, nabanggit mo rin nung nakaraan, kailangan mo ng laptop para dun makapag, ano ka? Ano yung tawag doon? Hindi, wag na. Wag na, maghihiram na lang ako. Ay, eto na eh, oh. Ha? Ito yung laptop na inihingi mo, oh. Second hand lang, pasensya na mahal, ha. Yan lang yung nakayanan ko. Okay na to. Ano ka ba? Grabe. Salamat talaga. Salamat talaga, Junel. Salamat, mahal ko. Basta salamat. Para sa'yo, mahal. Oo nga pala, mahal. Diba, bilang magsisimula na ako ng training, mawawala ako ng 3 linggo. Wala. Ang tagal naman yung mahal. Tatlong linggo. Yun kasi yung preparatory training. Pero kung mag-alala, kapag may time, kapag pwede, magte-text ako sa'yo. Di kaya magbi-video call tayo. Talaga, mahal? Oo, mahal ko. Promise? Promise. Mamimiss kita. Huwag kang maghanap. Baka mamaya may gwapo dun. Palitan mo ko. Hindi. Daig ng mabait ang gwapo. Sige, ha. Aantayin kita, mahal. Pakis na. Lalaban ka! Lalaban ka! Lalaban ka! Ito! Ano? Lalaban ka! Hindi na! Sa susunod na aalis ka dito na hindi ka nagpapaalam. Aray ko! Bitawan mo ako, Rodel! Rodel, tama na! Aray! Patayin kita! Tinihan mo! Ayoko
Delia, 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 mahal, gumising ka. Ba't umiiyak ka na naman? Tama na, nandito lang ako para sa'yo. Huwag ka na matakot, mahal. Napanaginipan ko na naman. Sino? Ano? Si Rodel. Sinasaktan ako. Walang hiyang Rodel talaga yan. Sinasamba kita higit sa iyong akalang iniibig lang kita. Paggalang ko sa'yo'y higit sa buhay kong taglay. Wala na yatang papantay ang buhay may ibibigay ko pa. Sinasamba kita. Basta sinasamba. Mahal na mahal ko po si Delia, mga idol, at hindi ko po siya pababayaan. Alam ko pong sinasaktan siya ng kanyang ex, at hindi ko po yung gagawin sa kanya. Ng Diyos, naging pulis po si Delia. Hindi ko po lubos akalain na makayanan niya ang lahat. Unti-unti ko pong binabayaran ngayon ang lupa nang mabawi naman namin. Alam ko nasaktan si Mama dahil nagsinungaling ako sa kanya na mag-abroad ako. At nagdesisyon kaming magpakasal ni Delia. So, kakalimutan mo na ako? Rodel, anong ginagawa mo dito? Anong ginagawa ko? Babawiin kita. Rodel, ikakasal na ako. Ikakasal na kami ni Junel. Rodel. Hindi maaari. Bago ka magwala, gusto kong paalalahanan ka. Pulis na ako. Wala akong pakialam. Hindi na ako katulad ng babaeng dating kaya mo lang akong saktan. Kaya ko nang ipagtanggol ang sarili ko. At may pagmamalaki na ako sa'yo dahil may Junel na tumanggap sa akin. May Junel na nag-aalaga sa akin. Delia, please. Maawa ka. Huwag mong gawin sa akin to. Please din. Please. Mahal na mahal kita. Patawarin mo ko kung nagawa ko yun. Sobrang pagmamahal ko sa'yo. Ganyang klase ka magmahal? Patawarin mo rin ako, Rodel, pero masaya na ako. Hindi maaari, Delia. Hindi maaari, akin ka lang! Bitawan mo ako! Sampal na yan, kulang pa yan sa lahat ng pananakit mo sa akin! Delia! Umalis ka na! Delia. Umalis ka na! Mga idol, hindi na nagpakita pa si Rodel. Habang kami naman ni Delia ay tuluyan ang nakasal. Hindi pa man nakabuo pero
Sa takdang panahon, ibibigay rin yan ng Panginoon sa amin. Minsan, sa pag-ibig, kailangan mong sumugal. Hindi mo alam kung ikay mananalo o ikay matatalo. Ang importante, totoo ka sa sarili mo. Maraming salamat po mga idol. Naway, kapupulutan ng aral po. Hanggang sa susunod. Nagmamahal. Mayroong Jonel sa iyong mga